nagtatakam ka rin ba? So tara, samahan niyo ako gumawa ng super easy and quick na merienda. Syempre, mas quick kung bibilihin mo na lang. Pero syempre, kung kaya naman natin gawin, di ba? Bakit hindi natin subukan? Masubukan naman natin yung mga bagay na dati natin hindi ginagawa. Tulad ko, nung nasa Pilipinas pa lang ako at hindi pa ako isang OFW, hindi naman talaga ako mahilig magluto. Dati, puro bakal lang yung niluluto ko eh. Talyer kasi ang trabaho ko dati. Welder ako saka carpenter. And one day, may opportunity dito sa Macau na trabaho, kaya nandito ako ngayon. Dahil kinuha ako nung panganay naming kapatid, nung siya kayong nandito. And syempre, thankful ako na nakapagtrabaho ako dito sa Macau. Kasi alam nyo naman, sa Pilipinas, pag empleyado ka lang, napakahirap talagang kumita ng pera. Pagkakalang natin yan para umalis ulit. So, balik tayo sa pagluluto. Ito nga, tuwing holiday or day off ko, dahil hindi naman ako mahilig lumabas, mas gusto ko pa magluto-luto lang dito sa bahay ng sarili naming pagkain. Dati sa Pilipinas, hindi ko naman alam lutuin yung mga ganito kasi, di ba, naghihintay lang tayo sa luto ng parents natin. Tayo lang yung taga-kain. Pero dito sa abroad, kung gusto mo makakain ng mga Filipino food, dapat ka talagang matutong magluto. At saka, makakatipid ka pagka ikaw na yung nagluluto. And for me, talaga nag-i-enjoy ako magluto ng sarili naming food. Sariling luto mo yan, mas sure ka sa mga kinakain mo na malinis at masarap. Siyempre, luto mo yan kaya dapat masarap. Kahit hindi, masarap pa rin yan. Hindi, joke lang. Sarap talaga yan. Ayan na guys, tapos na yung ating quick and easy merienda. So, tara, samahan nyo kami. Guys, kain. Actually, cravings ko lang kahapon to kasi habang nagbabrowse ako sa Facebook, nakita ko siya. Kaya natakam ako. Sabi ko, day off ko bukas, kaya lulutuin ko yan. So, ayan na guys, kain tayo.